Hello. Magandang araw uli, mga lode. Welcome back sa ating channel, sa ating Monting channel. Ngayon ay may hawak akong clamp ammeter tester. So paano ba natin ginagamit siya sa ating pagtatrabaho bilang isang technician? So ito ay napakalaking bagay sa isang technician. Una, doon mo masosolve yung mga problema na ito troubleshoot mo, lalo na sa mga motor, aircon system, kasi laging kasama ito pagka nag-check, kasi laging ibabase nila yung amperahe doon sa findings ng troubleshooting. So ito, yan o. Yan yung amperahe. Yung selector switch niya. Tapos DC. Yan sa DC yan. Ito sa DC. DC volts. Mga power supply kasi mga DC yan. No? 24 volts DC, 12 volts DC. Ayan, mga power supply. Tapos yan ang AC. Ang mga supply natin sa bahay na ginagamit ang appliances. Tapos ito naman sa ohms. Para sa continuity testing, line checking, kung ano ba, troubleshoot ng linya. Kung halos parehas nila ng multitester. Ang pagkakaiba na lang nito, ito. Kasi nga, ito, sa amperahe, yan ay pagkuha ng actual na amperahe sa electrical system o kaya sa mga equipment na sinusupply ng kuryente. So itong sa ohms, isusunod yan, paano mag line check. Pakita natin kung paano line check yung wire. Tulad nito, kung saan siya pumunta. Yan o, nagbabaser siya, may baser siya. Ibig sabihin, alam mo kung hindi putol yung kable kung saan pumunta. Ganun ang pag-check. So, pwede rin to sa mga electronic parts. Tapos, dito naman tayo sa AC. Ayan, kunan natin ang bultayan. Kung paano siya malalaman kung may supply. Ngayon wala pa siyang kuryente. Wala siyang mababasang kuryente. Pero nakaano na siya. Ngayon taas natin yung breaker niya. Ayan. Ayan. May power na siya. 224 volts. Ano siya? So, 24 volts yung supply. 25. Yan ang pagkuha lang. Pag nag-check tayo ng power. So, iiwasan natin dumikit yung dalawang test rod. Dalawang test rod. Iwasan natin
pag nag-check, iwasan natin dumikit yan kasi magkakaroon ng shortage. Pag may power na, magkakaroon ng shortage yung dalawang tisprad, di putok yan. So ngayon, gamitin natin yung pinaka main na gamit niya, yung sa amperahe. Ikutin natin yan. Yung sa amperahe. Paggamit natin, sasabit lang natin yan dyan sa isang linya. Dyan sa itim. O kaya kahit sa pula. Kahit dito, basta sa linya para makuha natin yung tamang ano niya. Pwede natin siya isabit dito kasi wala naman siyang loading, ito lang ang contactor. So pwede natin isabit siya dyan. Tapos saksak natin yung electric pan. Yan ang electric pan para kita natin kung ilang amperahe ang paano pagkuha ng amperahe. So nakasit na tayo sa amperahe. Ngayon bubuhayin natin yung electric pan. Yan, 0.25 amperes. So, nasa 25 amperes. Lipat natin siya sa 2. Doon tumaas siya. Tumaas ng 0.1. Tapos, lipat naman natin sa 3. Ayun, 23. Baba lang ang amperahe ng electric pan. So, yan. Ngayon, subukan natin sa drill. May drill ako din eh. Saksak natin tong drill. So mataas yung ano niya kasi may hammer eh. So yan, ganun lang pagkuha ng amperahe. So yun ang pinaka purpose niya. Ito, sasabit mo lang siya. Kahit dyan sa pula, pwede yan. Malin dyan. Balik tayo sa electric pan. Naka-off. Number 1. Number 2. Number 3.
So ganun lang po ang paggamit ng clamp ammeter tester. Halos parehas lang siya sa multi-tester, ang pagkakaiba lang nito. Yun nga. Wala ito sa tester yung sa clamp. Tapos sa iba naman sa tester na wala dito yung pag-testing ng mga transistor na at sana may natutunan kayong kung paano siya gamitin. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, pa-click na lang yung subscribe button. Tapos yung bell, pa-click na rin. And like. Para sa mga sunod na video, ma-update kayo. Sige mga lods. Salamat sa sunod na video ulit.